upper bracket ka. Well, pero bago ang lahat ah, sa mangyari. Tingin ko kung sakaling hindi patagalin ng Omega yung laro nila, yung laro na to against Aura PH, kaya eh. Pati isa pa sa mga threat na nakikita natin dito is yung Harith ni Toshi. Given the numbers, 8 times na pinili ng Omega to with 100%, ito yung pinakamataas nilang win rate na hero. So tingin ko, with that level 4 as early... Yung Ling, that is the main point para side ng Aura. While for OMG, take it slow, pero wag naman masyadong mabagal. And let's head on to the Celestial Palace para makita natin kung ano nga ba mangyari sa ating first upper bracket match. Nako. Dito sa MPL Season 7 Playoffs. Terz, kita mo agad yung si, ano, si Grak kung nasan si JP. Kinokontrol niya kaagad si HGC. Well, nakakuha siya ng orange buff pero nakikita mo naman na merong information ang Aura PH kung saan pumupunta si HGC and it is easier for them to control the flow of the early game. And look at this, ladies and gentlemen. Si Benny Cutie ang magiging main target ni Toshi at ni Heath. And mukhang si Heath ay sasama totally dito kaya Toshi kasi kailangan nila bantayan yan into the early game. And nakikita naman natin, binigay sa kanya yung lead na kailangan niya ng una. And mukhang dito lalaban si Toshi. The fact na level 3 na siya at level 2 pa lang si Benny Cutie. Yep, napakalaking factor agad ang levels dito. Napansin natin with the arrow from Greed. Mukhang si Curtizzi ang magiging reply dito sa side ng Aura PH. Pero Terz, mukhang nagkakarambulan naman sa bottom lane. Mm-hmm. Eye for an eye, ginamit yung kagat. Inantay niya. Pero nandun pa rin si Greed para kalmutin siya at isecure yung kill. Ito yung sinasabi natin, Tads. Pana will make a way. At Pana don't lie. Pana don't lie. Pana will make a way. At yun ang ginagawa dito ng Aura PH. Makakuha ng isang Pana, si Selena, si Greed. Rather, it is a really, really crucial scenario sa side ng Omega. Lamang pa rin parehas, hindi gaano nalalayo yung net worth. Pero when it comes to objective and also controlling the lane equilibrium, lumalamang ng bahagya dito ang Aura PH. Pero Terz, pag-usapan natin si Toshi, pati si Benny Cutie, ang ating featured players for this match. Mas nakikita ko dito, pantay yung matchup nila, pero hindi sa turtle area. Mm-hmm. And that is going to be the turtle going to the side of Aura PH. Pana, Curtizzi, Kamuntikan, kung na slightly na-adjust lang yung angle pakaliwa or pakanan, baka pwede sanang tumama yun. But still, the fact remains, Aura, nakuha pa rin nila yung pakay nila without casualties. Without any casualty at control na control pa rin, mga kaibigan. 2 minutes in, 1-1 ang score natin. Pero as going back as I was saying earlier, Benny Cutie up against Toshi, parehas level 4. Looking at the items, kumukuha muna siya ng kanyang Enchanted Talisman para kay Benny Cutie. Again, reduce the cooldown reduction. Pero sabi din naman ni Toshi, meron din ako niya, hindi ko kailangan kumuha ng libro. Kukuha lang ako ng dalawang Azure Blade para sustain ng mana and also getting that CDR. And getting the extra damage as well kasi nagpo-proc yan na magkasama. Dalawa yun, pure damage. Mm-hmm, Kayla Wash. Next target para sa side ng Omega. Tignan natin kung mahuhuli na yung kill. Contract Inferno, pin up. And look at this. Buhay na buhay pa rin. Curtizzi, susubukan kunin yung kill kay Kilowash. Walang execute si Curtizzi. Pinihit niya ata ng masyadong maaga. As you look at the cooldown, kanina nasa 81 seconds. So that means nag-exceed siya doon sa my execution rate. Kumbaga, hindi niya nakuha yung passive ng execute na uy, kapag ka na-takedown mo yung isang tao, bababa yung cooldown ko. Hindi, ito, nag-maximum eh. Nag-maximum siya kaagad. Kasi yun talaga eh, kailangan mong malaman or kailangan mong isave. Kailangan mong laging makakasecure kill ka with the execute. Pati given the fact na meron siyang Festival of Blood, medyo bumabagal yung pag-takedown ng additional lifesteal from that every kill. Pero Kenji up against Kiluwash, ito yung sinasabi natin kanina eh. Yung capability na makakuha ka ng pick-off and given the fact na si Kenji is another melee hero, mahirap talaga mag-contest dito. And also, man fight against na Kiluwash. And siyempre, si Lord Hades nandun sa may bottom lane. Mm-hmm. And si Kenji masaya-masaya doon sa pakikipag-trade na yon kasi may avarice siya. Pero yung buhay na natira sa kanya, hindi enough yon para ma-survive niya si Lord Hades at si Kiluwash. Nakuha nila yung energy shields, nakuha nila yung gold, pero yung OMG naman, ang pinipilit nila is yung turtle. Haji, Heath, and Kurt, hindi naman nila i-commit. Yeah, hindi taga nila i-commit dito. Pati medyo naghihintay sila ng tamang timing. Pabalik pa lang si Kenji sa lane and they need to get that frontliner para mas maging successful sila sa pag-take ng Lord. Pero half HP na agad sa Lord. OMG. And that is going to be the turtle going down sa kamay na naman ng Aura.
And OMG, alam nila yung timing nila dito. Alam nila na mas naging maganda yung start ng Aura. At if ever magpilit sila, unless may mahuli talaga silang isang pick-off na todo-todo, that is not going to bode well para sa kanilang side. But then again, for the side naman ng Omega, they have time on their side. Totoo yan. Pati napapansin ko dito sa OMG, wala silang ganong CC, wala silang main stun na pwedeng gamitin dito. But look at the top lane. And that is going to be a pick-off para kay Lord Hades. At lahat ng pwedeng ibigay kay Lord Hades, binigay na ng Aura. Panel na panel, tol. Talagang lahat ng galaw ng Aura PH dito, bilang na bilang. At talagang sinisecure nila na si Lord Hades makakapagkuha agad ng kanyang necessary items. And talking about items, greed. 5 minutes in, nakakuha siya ng Clock of Destiny. And probably next, kukuha siya ng Lightning Truncheon. So mas masakit lalo yung damage ng kanyang arrows. Pwede ba natin sabihin dito, TDZ, na ang pinaka-vulnerable lane para sa side ng Aura is si Kilowash. And yet, hindi siya makuha ni OMG kasi naging maganda din yung start niya. Kumbaga parang nagiging 4 versus 4 fights yun eh. Naiiwan palagi si Kenji sa bottom lane. At syempre hindi rin naman afford na iiwan ni Killwash si Kenji sa bottom lane. Kasi avarice siya, makakuha agad siya ng farm. At yun yung kailangan nila, stop the early game momentum ng OMG. Mm-hmm. Kenji tumatakbo unti-unti. And nagugulat ako dito, yung Selena ni Allen Baloy, aka Greed, hindi nakakuha ng mga pana dito na tumatama talaga. Pero ang napapansin ko sa kanya, it's all about controlling the maps. As you can see, yung mapa dito, Tads, kalat na kalat yung abyssal traps niya na lahat ng pwedeng daanan ng isang OMG member ay masisipat niya. Yeah, pati yung vision kasi niya kapag nilagay mo yung abyssal trap sa may gilid ng wall, meron kang mga parts na vision rather na pwedeng daanan ng mga OMG. At yung simpleng glimpse lang ng unti, makakuha agad sila ng information. Curtizzy, I like the final blow. Curtizzy, tinamaan ng wild charge and look at this. Nag-collapse sila sa may gitna. Nahuli na si Lord Hades. That is a great start for the side of OMG. Mathilda na take down si Kilowash. And it is a 3v5 situation. Make that a 2v4 situation kasi yung dalawa ay nasa baba. And tingin ko, i-give up na ng Aura etong turtle na to. Hindi nila nakakayanin. And besides, dun sa turtle, may nakuha pa sila isang premyo, wow, which is the midline turret. So, ang nangyari ngayon, Tads, pumantay na naman yung Omega. Pumantay talaga when it comes to network. Dumamang pa nga sila. Total damage to turret in Season 7 makes it 300,000 para kay Hajizi. Ganong kalupit si Hajizi dito. And also given the fact kanina, nandun sila sa may choke point area ng Aura. And alam nila na wala si Lord Hades, kaya hindi na rin kinontest ng Aura. Sobrang risky kung sakali makikipag-manfight sila dun sa may turtle area. These two teams, alam nila yung pressure ng pasok ng playoffs and they thrive on that. Gustong-gusto nila yung pressure na yon kasi alam nila yung feeling pareho na pumunta ng Grand Finals. Alam din dito ng Aura kung paano mag-champion and sadly, you can't say the same for the side of Omega, but right now, Omega, dito Season 7, they can make that happen. They can make that happen. At tingin ko sa first few minutes ng laro natin dito ng Game 1, damang-dama ng Omega kung ano yung plano, kung ano yung dapat nilang gawin to counter this early aggression from Aura PH. Sabihin natin na hindi ganun tumatama yung arrows ni Greed, but with the information, dun gumagalaw ang Aura PH. At nakita natin, Lord Hades, current KD niya 2-1-0, but looking at the KD of Hajizi as well, it's quite even. Pero Lord Hades, dumagdag na naman ng isang kill sa kapangalan. Mathilda ay tutumba. Heath, wala siya. Out of commission siya for 16 seconds. And tatandaan mo, Tads, meron ka na nanonood ka ng, kung nanonood ka ng cartoons nung bata ka, meron cartoon na nagsasabi sa'yo dati na knowing is half the battle. Oo. So, ibig sabihin, kapag ka meron kang information na nanggagaling sa abyssal traps, alam mo kung ano yung dapat mong abangan. Yo. Alam mo kung ano yung dapat mong expect. So, nananalo ka doon sa knowing stage, doon sa half the battle, kailangan mo nalang ipanalo yung next na kalahati pa, which is more on the side of execution. Yep. It's all about execution, pero information pa rin talaga ang pinaka-importante. And looking at the draft of Aura, talagang marami silang paraan para makakuha ng informasyon galing sa OMG. But look at the minimap here, Thurs. Mukhang magkakaroon naman tayo ng clash dito sa may mid lane. And ito and Zaman Force binato, Tempest of Blades, nasa gitna, Haji and Toshi, napaalis sila. Sa sarili nilang sinetap na laban, Kenji, nakita mo yung damage output na yun. Benny Cutie, Falling Star Moon, hindi tinamaan si Heath. And Aura,
they are aiming to end this early. Kung napapansin mo kung paano sila nag-collapse dito sa my lord side of the map, talagang pinipilit na nila kunin to. They know that they're at a disadvantage. They know na taking time bomb yung side ng OMG. Yep, at yun yung, ginagawa nilang pang-control, yung side lanes ng OMG. Pero syempre, ang galaw din naman ng Aura, okay, sige, nandiyan kayo sa side lanes habang yung mga core namin tinitake down yung Lord. And buang si Heat, delikado with a Circling Eagle. Tinamaan siya ng pana, nag-Circling Eagle siya just to delay the inevitable, pero hindi pa rin yun mas lusulusyonan. Kenji, napatalon. Kilowash, tutumba. Lord Hades going for Kenji. Ito ba yung tamang desisyon? Hindi! Benny QT lumalaban sa may pinakagitna and Greed bumato ng pana. May tinamaan na Benedetta and ayaw na ni Benny QT ipilit. And ang ganda na ginagawa ng Omega, ini-install nila yung paglo-lord ng Aura kasi alam nila na mas malaki yung chance na babawasan sila ng mga Tory, at kapag nabawasan sila ng Tory Tads, liliit yung mundo nila, which means yung economy hindi na magiging maganda para sa side nila. Indeed, and dagdag pa dun yung kayang iikot ng Ling dito. Kasi it's all about map control, all about mobility sa side ng Omega. Kapag much mobile yung ano mo, yung mga draft mo, mas mabilis kang ma-occupy, mas mabilis mo makukuha, makakontra ang mga objective sa side ng Aura. Ano ba yung mga objective dito? Yung mga purple buff, yung mga orange buff. Again, Lord Hades needs to get that buff para makakuha ng advantage when it comes to that. At kapag nagkaroon ng dalawang buff dito yung OMG, kahit sino dyan, kahit si Curtizzy or si Hajizzy, mas malakas ka agad yung kaya nilang i-dish ng damage output when it comes to that. They know kung ano ang capabilities at ang weaknesses ng kanilang draft. Yan ang Omega at yan ang pinapakita nila ngayon. Sobrang well-versed nila sa mga maliliit na bagay na to. At kung papansinin mo, hindi talaga sila aalis sa area na yan. May dadalhin sila dun sa may taas, pero nahuli si Kenji. And that might be the opening, yung pagbubukas ng pinto na hinahanap ng Aura para makuha etong Lord. Pero tingnan mo dito si ano, ah, si Benedetta, si Curtis sa may top lane, ah. Kailangan nilang makakuha or at least mag-delegate ng isang hero. At tingin ko, mukhang si Killuash ang magde-deflect dito. There's not enough damage side ng Aura PH. So ang kaya lang nilang gawin dito is just try to reset every Lord or every objective every single time. Pero si Heath, nice protect, meron silang information, pero ang OMG nag-ready na rin for the next turtle fight. Mm-hmm. And nakita mo yung nagpa-bounce dito. Yung Lord, Benny Cutie, Hajizzy, come on, di kang tamaan, Finch Boys, para makaalis, Heath, Circling Eagle, nag-aabulan sila, and tutumba si Matilda, and onto the other side of the map, nakikita natin, nag-collapse na agad, lahat ng members nila dito, this is an all-out 5v5 fight, Lord Hades, hinahabol ng tiyunti ni Curtizzy, yung contribution ni Hades, na gamit, and this is going to be, big win para sa side ng Aura. Nakuha pa rin nila yung kanilang pakay. Men, Luminous Lord na yun. First Luminous Lord dito at nakakuha yun sa side ng Aura. Maganda yung ginawa dito ng OMG, Curtizzy, zoning out Lord Hades. But with that sacred retribution, nakakuha pa rin ang Aura dito ng magandang objective. Yes, nagkaroon ng magandang pick-off. Heath trying to isolate the members of Aura PH using the Circling Eagle. Pero nakakuha agad siya ng pick-off. Hindi ganun kayang isustain ng Matilda yung damage output ng Aura PH. At ngayon, OMG will try to defend their base into the bottom lane. At mukhang hindi rin kaya ng Aura PH. Punta na lang tayo sa mid lane. Yun na lang yung tore na kunin natin. And eto naman talaga yung pakay nila, I think. Kasi sa totoo lang, TDZ, kapag tinitignan mo yung mapa, masyadong open sa Omega dahil meron pa silang full set of turrets doon sa may middle lane. At meron pa silang isang turret doon sa may top lane. So, ibig sabihin ngayon, for Aura, mas free silang umikot-ikot sa gubat ngayon ng side ng OMG. Might it be death brush, might it be denial sa kanilang sariling buff. At si Benny QT dito, nakita nila Haji. Uy. And ang taas ng damage output na rin ng Omega. Maganda yung ginagawa ni JP. Talking about damage output, kung sakaling, well, nasa teritoryo sila ng OMG, pero ang ginagawa ni JP, o sige, lapit kayo sa akin, half HP ako, habang nag-aabang yung ibang members ng Aura PH dun sa may brush area. Pero sabi ng Omega, hindi yan pwede pre. Hindi kami hahabol dyan ng agad-garan. Kailangan makakuha muna kami ng information bago ipumask sa loob. So, ang Omega, play safe pa rin. Alam nila na dikit pa rin ang net worth. 42.8 para sa parehas na kupunan. 42.9. Pero mag-iiba dyan kung sino yung mag-i-initiate first. When it comes to initiation, Heath, meron siyang Circling Eagle, kaya niya magdala ng isa. And also, sa side naman ng Aura PH, meron silang
ultimate dito ni Benny Cutie, yung kanyang Esmeralda. So there's a lot of ways, a lot of opportunity to for Aura PH and both Omega na makakuha agad ng pick-off. Nakikita natin na yung resources ng side ng Aura ay hinahati na nila sa isa't isa. Alam nila na meron ng carrying capability ang isang Esmeralda by the time na umabot tayo ng 15 minutes. So anong ginawa nila? Automatically, yung orange pupunta kay Granger. Yung Esmeralda, si Benny Cutie, makukuha yung purple. Yeah, pati malaking bagay kasi yung Falling Star Moon. Meron siyang Enchanted Talisman, nakakuha rin siya ng Calamity Reaper, at maximum kaagad ang magiging cooldown reduction. So every single time kapag magkakaroon ng team fight, yung crowd control na binibigay ng Falling Star Moon is napaka-importante sa side ng Aura PH para mahuli nila si Hajizi, ma-stop nila yung aggression, yung sandwich plate ni Curtizzi, at yun yung pinakakailangan nila. Look at the items here, Feather of Heaven, Holy Crystal at Glorious Wand. So ang bilis talaga ng movement speed dito ni Benny Cutie, at yun yung kailangan niya. Kasi papansin mo, tatlong miyembro sa side ng OMG merong Brute Force Breastplate, at yun yung key nila. Mobility. Talagang, okay, bibilis natin yung movement speed hanggang di sila makahabol. Yun yung gagawin natin, poking opportunity para makakuha tayo ng pick-off sa side ng Aura. But with the tankiness from Benny Cutie na pwede niyang i-absorb almost lahat ng shields na binibigay dito ni Heath, yun yung magiging play ng Aura PH. Mm-hmm. Ngayon, kung napapansin mo yung laro ni Greed, ayaw niya kasi malaksa CR dito eh. Oh. Wala siyang flicker, kaya hindi siya lumalalim. Kumbaga, inaantay niya muna magka-flicker siya bago siya lumalim para mag-set up ng Abyssal Traps. So yun yung susi, para kasi hindi ka malaksa si CR. Nalaksa sa CR. Ah, oo nga naman. So ngayon sabi niya, ayoko naman ulit, baka malak ulit ako. Tingin natin yung flicker. Sobrang importante rin kasi, Dong. Kasi kung tutusin, hindi mo pwedeng ikabit kaagad yung garot para lang makalapit or para lang makaalis. Kailangan mo tagal ng survivability using the flicker. Again, you have the Hajizi. Flicker, pwede mong i-dodge yung Tempest of Blades. Pwede kang makaalis kaagad kay Curtizzi. Pwede mo rin ma-disjoint kaagad yung Chrono Dashes ni Toshi para hindi siya magkaroon ng barrage ng Chrono Dashes. So, ang laking bagay talaga ng flicker dito, especially kay Greed. But look at the minimap here. Apat na members ng Aura PH nagko-converge dun sa My Lord area, and Benny Cutie starting to think so. Genji, nakita siya dito ng side ng Aura at nag-sticker lang siya. Alam niya na hindi capable ang side ng Aura na i-takedown siya as long as nakakagalaw siya. Kailangan siya yung last man standing para talagang ma-pin down siya ng Aura. At alam din niya na hindi gagamit ang Aura ng ganun kadaming resources para i-takedown na siya. Pero for Toshi, gagamit sila. And here comes JP, pumasok sa may gitna. Zaman Force paalis. And hindi na naman magkakaroon ng isang team fight dito. Mauudlot na naman sa gitna kasi may referee na naman doon sa supports ng Omega. Oh, pati bukod sa referee, yung flow kasi ng lane sa top lane and bottom lane ng Aura PH nagpupush eh. Mapansin natin sa ating minimap, si Curtizzi laging kumukulit, laging kinukulit niya yung bottom lane. Alam ng OMG na yung Aura, malakas sila sa 5-man composition sa team fight. Ang dami nilang CC, ang dami nilang crowd control. Pero hanggat kaya mong ihiwalay yung isang member ng Aura PH, mas madali sa side ng Omega makakuha ng pick-off. Ang dami nilang burst damage. Meron silang Ling, meron silang Heath, meron Soul Bloom. So again, giving the advantage or kahit magkaroon ka ng unting possibility na makakuha ng opening. And talking about opening, kakakuha lang din ng Malefic Roar ni Curtizzi. Yun yung play ng OMG. Go for the split push. At ito na the never-ending love story ng isang Esmeralda at ng isang Uranus. Yan yung isa sa mga pinakamalaking lukuhan. Patagalan. No? Oo. Mga parang higupan ng shields dito sa side ng Aura PH. Mm-hmm. Nakuters. The never-ending story. The never-ending love story. The tandem, the couple of the century. Esmeralda and Uranus. And as you can see, sila talaga yung magyayakapan dito. Kasi sa totoo lang, sila lang din naman yung... Sabihin na lang natin na sila yung mga obvious na mga heroes na talagang nag-thrive or talagang nag-take advantage ng isang extended team fight. Oo. Pati maganda yung play na ginagawa ng OMG. Talagang separate. Kung hindi si Esmeralda yung isi-separate mo, si Tams. Alam naman natin na kapag si Tams sumama sa team fight, delikado yung sitwasyon ng OMG. Kasi with the Cotrent Inferno, Molten Sights. Hajizi! And hindi tatama yung Death Sonata. That could have been the opening para matake nila yung Lord na maayos. Kailangan nila yung Lord na to. And 20 minutes in sa laro, Toshi, inaantay nila lang yung oras na
nakuha niya na yung items na kailangan niya para mag sumayaw na lang siya sa loob ng kanyang Zaman Force at mapilitan yung aura na mag-back. Yun talaga eh. Ang kailangan lang talaga dito is makakabit niya palagi yung kanyang damage, yung kanyang chrono dashes. Nakita ko ng Oracle doon, pati Holy Crystal sa side ni Toshi. Pero Benny Cutie, sinimula ni Falling Star Moon, Heath. Heath na pop ang kanya immortality at kakabili lang niya yun. And that was timely for him. Ha, Jeezy, one more hit. Si Kenji hindi nila makukuha yung potential na matake down si Haji at si Heath. Pero si Kenji naman ang pinaka main target nila. Pero doon sa may baba, may pumupugak, may nag-split push. Curtizzi with the Benedetta, nahuli si Ling. And this might be the opening. And Ling with the Tempest of Blades, nakuha pa. Makil pa siya. Killing spray, bumalik yung buhay niya. And mahabol pa ba talaga sila Benny? Hindi na nila itutuloy. Hindi na itutuloy. Pero mukhang si Benny Cutie, kinakasa ang kanyang Falling Star Moon at nakaalis na rin si Hajizi. Magandang attempt para sa OMG na okay, sige, mag-teamfight kayo dyan. Stick to the plan. Mission accomplished. Unti na lang yung HP na naiiwan dun sa may bottom lane turret. That dahil dun sa Malefic Roar, ang laki na, na dinamage kagad dito ni Curtizzi. Hindi afford ng Aura PH na makipag-teamfight ng lima sila. Kasi kapag naiwan nila si Curtizzi, yun yung opportunity na makakahanap ng butas yung OMG again. At nakikita natin yung play dito, you know, isolate. Isolation play para sa OMG. Ang Aura naman, kapag nakakuha sila ng isang magandang team fight, they can push it in one go. Pero ang next objective dito, Terse, Lord natin, second Luminous Lord is already up. At yun yung magiging mag-iiba ng tempo dito sa laban na to. Queen's Wings lumabas para kay Ling. Tignan natin kung paano nila gagamitin sa kanilang potensyal itong mga na-takedown na immortality on both sides of the teams. Nakita naman natin si Heath, wala ng immortality. Napop din nila yung immortality ni Hajizi. This could be a problem para side ng Omega. But then again, kapag nanggigil masyado ang aura, TDZ, that could be the opening na hinahanap naman ng Omega para mapa-overcommit ang side ng Aura. Yep, it's all about positioning and waiting for the right moment na makakuha ng isang opening. At syempre, objective is the name of the game. Curtizzi talaga nangungulit na nangungulit. Inabangan siya ni Kiluwash. Pero hindi pa rin, Tol. Tingin ko mga dalawang kalabit. Dalawang kalabit pa yan ni Curtizzi. Lalo kapag mayroong backdoor protection. And may Malefic Roar. Yun yung gusto niya talaga eh. Gusto niyang gamitin yung Malefic Roar niya to his advantage. And hindi, kahit sabihin natin na nasa mid siya and siya yung fourth position dito sa team na to. Sa tagal ng larong to, lahat may item na eh. Lahat. Almost six-pack na nga yung mga items dito eh. Pero si Lord Hades, mukhang na-steal niya yung purple buff dito sa side ng Omega. And ang ganda ng huli na yun, Curtizzi, although walang nakatingin na players doon. Sa side ng Aura, mas pinili ni JP na alagaan si Lord Hades. At ito yung sinasabi natin, kumbaga prioritization lang, na lang naman yan eh. Oo. Kung may nahuli doon at yung priority niya sa list nyo na kailangan nyo i-take down na hindi naman ganun kataas, might as well protectahan mo na lang. Oo. Talagang protect and attack ang ginagawa ng Aura PH. Pero medyo na-isolate dito, gumagawa rin si Kiluwash ng isa pang way para ma-mitigate yung damage output ng OMG. Half HP na yung Lord. But look at the positioning of OMG. Talagang nag-aabang din sila ng isa pang possible steal habang si Kenji naman controlling the lane equilibrium. Circling Eagle, makakahuli ng isa. And look at this. Pumasok sila lahat. Ha, Jeezy going in. KDA machine. Here we go. Toshi, tutumba si JP. Two members down. Pareha side ng Aura. And babalik dito si Kiluwash ng isang kill. At siya naman ang nag-split push. Siya naman yung nandun sa may baba. And tutuloy-tuloy niya ba to? Andun si Ling sa area. Feeling ko kaya niyang pigilan to eh. Kaya niyang pigilan talaga yan. Pero si Benny, pero hindi, laban pa rin si Kiluwash. Sabi ni Kiluwash, si Kelly ka dito. Mababala sa'yo. Mababurn! Naburn ng cut. Kiluwash! Kakayanin ba? Kakayanin ba? And hindi aabot. Wow! Yung burn ng Molten Sights na takedown niya si Hajizi at there's TikTok timer sa to, 54 seconds na wala si Hajizi. That could have been the biggest steal ng isang panalo. Wow. Kiluwash na takedown niya si Ling, sinubukan niyang kunin
Yung last hit. Kaso naging problema, nung nawala yung minion, na nagkaroon ng protection. And kung titignan natin yung items ngayon, kung mapa-flash natin yung items ngayon, hindi din siya katulad neto ni Curtizzi na naka-Malefic Roar eh. Oo, siguro kung meron siyang Malefic Roar, tapos na kaagad yung laban doon. Tingin ko mga dalawang attack na lang din yun with the Siege Minion. Pero napakagandang opportunity nito para sa OMG na. Okay, wait lang. Nabutasan tayo. Ito yung plano natin. Ginagamit to ng Aura against us. And also look at the items here. Sea Halberd para kay Kiluwash. Pero tingin ko, kailangan din talaga eh. Ng Sea Halberd dito against OMG. Again, he is up against Curtizzi na napakataas din ng lifesteal. So yun yung nagiging matchup. It's all about split push. It's all about taking opportunity. At napansin natin, parehas na bottom lane ng Aura and OMG is butas na. So kailangan mag-ingat ng dalawang teams when it comes to positioning, kung saan sila makikipaglaban. Kasi kung sobrang layo sa bottom lane, there's a big opportunity na makakita na naman tayo ng isang ganong scenario. And you guys just saw yung win rate percentage natin, kung gano'ng katagal yung oras. Napansin nyo yung trends doon. And this is quite interesting para sa akin, kasi nakikita natin na yung Omega Esports, they have a better chance at winning this according to the stats. Nako. Pati nakikita natin talaga yung ano eh, yung OMG, nilabas na nila lahat ng kanilang mga comfort heroes. At talking about comfort heroes, isa sa mga keys of victory natin sa side ng OMG. Again, 100% para sa Harit. Ang tanong, ito nga ba ang yung unang magpapalagay ng first loss sa Harit ni Toshi? But looking at the situation, dikit na dikit pa rin ang laban. Thirst, 26 minutes in, 13-11. Ang objective, almost parehas pa rin. Lamang lang ng isang tore dito yung Aura PH. Pero when it comes to opportunity, isang team fight lang, hindi pa rin talaga natin malalaman kung sino yung mananalo dito kung sakali. Hindi pa rin natin malalaman, pero ang malalaman natin ngayon is kung sino nga ba yung pinakauna mag-set up para doon sa next Lord fight. Imperative para sa dalawang team na to, or crucial, napaka-importante sa dalawang team na to na pumwesto agad doon, kasi alam nila na ito na lang yung talagang isang clear way para malaman na, ay, kami yung mananalo dito. Oo. Kailangan na taga nilang makakuha ng isang magandang opening sa dalawang teams natin. At mukhang yun yata yung magiging opening dito, Heath. Heath, the person nila gamitin yung Flicker. That is a great move coming out for the side of Aura. But still, kailangan pa rin makahanap ni Greed dito yung isang lottery arrow. Yung pana natatama sa napaka-importanting member, probably a Ling. Oo, yun talaga yung main target nila. Probably Toshi kapag wala na siyang Purify, or kahit matamaan niya si Toshi ngayon at ma-force out niya yung Purify. Malaking bagay. Kailangan niya yung isang lottery arrow na yun. Pati ano eh, makikita natin dito, yung last item na binili ni Hajisi is a Rock Potion. Again, yun lang hindi kasi yung ano yung defensive item or defensive buff na pwedeng ibigay sa kanya. You don't want to go for that, for the attack potion, kasi sabi mo nga kanina, isang arrow lang, lalo kapag si Hajisi wala siyang Purify. So meron siyang retribution. Napakalaking bagay kaagad na, or at least meron kang additional sustainability na mape-prevent doon sa may mid damage. Doon sa may mid, merong death brush na nangyayari, and si Heath ang pinaka-target nila at makapag-guiding wind, Palis. Si Heath. Ang bilis ni Heath, no? And yan yung capability ng isang Matilda eh. Pero sila yung tinamaan na pana! Ay, hindi nila ma-execute. Kakatiting na lang yung buhay. Nagamit niya rin yung Tempest of Blade. So malaking bagay ito para sa Aura. Pero nakabawi ang Aura. 80 seconds na wala si Kiluwash. At aatake na ang Omega pagkatapos. And Heath, ginamit niya yung Circling Eagle para mapigilan ang pag-advance ng Aura doon sa tinamaan ng pana na si Curtizzi. Heath is just controlling the game. Napaka-fundamental ng kanyang galaw, and this is why he's called Mr. Fundamentals. At habang nangyayari lahat yon, alam nila si Kiluwash is out of commission. Hindi mapaprotektahan si Benedetta doon sa... Hindi mapupush back ng Aura si Benedetta doon sa kanyang pag-push unless mag-set up pa sila ng isang extra na tao. Uy! And Hajisi! Nahuli siya dito! At ito na ang hinahanap kanina pa ng Aura! Lord Hades! Niyayakap ni Kenji! Mawawalan nga ba tayo ng dalawang jungler? And doon sa may baba! Oh my goodness! Nagpupush na yung waves! Toshi goes down at the hands of Esmeralda! And this is a 3v3 situation!
2-for-1 exchange lamang ang Aura PH at nakikita natin ang tagal na ng death timer ni Hajizi, almost a minute at tara kay Toshi. So ito yung opportunity na hinihintay ng Aura PH to move forward, pero tingin ko hindi neta sila maglo-lord. Nakikita natin Benny Cutie stopping the lane equilibrium kagad din sa may middle lane habang si JP naman kino-control din yung top lane. Cut naman para kay Kenji para at least magkaroon sila ng unting timer na makahabol na at least mag-respond kaagad dito si Hajizi since siya yung mauuna. And kung babansinin mo dito, TDZ, Omega, pinupush back lahat, and Kenji, eto na yung mga pana na laging tumatama galing kay Greed, pana after pana, tama ng tama. And tingnan mo kung paano nila sinisetup yung sarili nila, inaagawan na din nila si Hajizi ng kanyang sariling buff. Ayaw na nila bigay. Alam nila yung capabilities, yung extra capabilities na meron ng isang lane kapag ka nasa kanya yung purple. Nako, and talking about purple, tumama na naman yung araw para kay Kenji and Heath. Tol, tumatakbo yung tumatakbo, di siya mahabol. Kasi nakita mo yung ginagawa ni Kiluwars dito ha. Sinusubukan niyang i-take ng solo yung Lord at kaya din naman niya eh. Taking that Sea Halberd, balik na naman siya. And gusto natin makita kung ano yung item na pinikdap niya kanina kasi nakita natin na meron na rin siyang nag-iisip siya kung iti-take down niya yung si Halberd plus the Malefic Roar and also the Queen's Wings. So nag-a-adjust ng unti-unti dito yung members ng Aura PH depende kung ano yung sitwasyon na meron sila. Adjust as needed. Ito ang ginagawa ng Aura. And it's still the same. Tinanggal niya yung Malefic Roar. It's the same build. Wala siyang binago masyado. Binenta niya pa rin. And sobrang tagal na talaga kasi ng game natin. 30 minutes na nag-uumapaw na. Siksik-liglig umaapaw ang kanilang goal ngayon kung ano man bilhin nila. Kung planuhin nila bumili ng bahay mamaya after ng game, kaya. Pwede nilang gawin. Gold yan eh. Pati makikita mo naman, win rate percentage talagang pumapanik sa side ng OMG 67.6. Tingin ko rin kasi dahil dun sa mga items and the current situation na meron sila, net worth 105.5. Pero hindi na rin siya nagiging factor ngayon when it comes to the late game. Tingin ko yung potions ang magbabago sa situation ng dalawang teams natin. And JP still trying to get information para sa side ng OMG kung ano nga ba ang ginagawa nila para tayo magpo-position dito sa next team fight at group up na rin yung the rest ng Aura PH. Handang-handa ang Aura na makapaglaban anytime kung pag nagkaroon sila ng magandang opening with the arrow from Greed. Kurt Kilowash nandun sa baba, yung dalawang K natin dito is going to meet at the bottom lane at sila ang tug of war to eh. Oh. It's not about keeping the equilibrium. It's about pushing and making sure na yung pinaka-wave Tads ay nakapanig sa kanila. Alam nilang auto-push na to pareho. Alam nilang pantay naman yung capabilities ng kanilang mga minions. Pero kapag nakita nila yung opening na yon, dapat mas handa yung lane na yon na pumasok doon sa my base. Kaya nila pinupush yung mga Kaya nila pinupush. Oh. It's not about setting up the equilibrium. It's about finding the fastest way para makapasok ka dun agad sa base ng kalaban. Oo, oh, pati makikita natin dito yung roles na ginaganap ni Kiluwash and also ni Curtizzi. Kakakuha lang din ng immortality ni Hajizi. So I think it is available. Siyempre, sobrang crucial na rin. Nakita natin kanina nung wala siyang immortality almost a minute. At lalong tumatagal na since we're already at the 33-minute mark. So crucial talaga kaagad ang immortality dito. Especially for a hero na walang purify up against the current composition of Aura PH. Bloodwings, kumuha si Toshi para tumaas ang kanyang buhay. Pati magic damage na rin yan. Ang taas na rin kasi damage. Meron siyang Holy Crystal. Yan ang combo niyan eh. And alam mo, ang sasabihin lang natin dito is kapag kumuha ka ng Bloodwings, then that means you're acknowledging na kinukulang ka talaga ng buhay. In terms of magic power naman, alam na natin, level 15 na yan na isang Harith. Kaya niya na makipag 1v1 sa kahit kanino. And si Kurt, tinamaan ng pana. And that is going to be JP securing the kill. Si Heath tumatakbo. Greed, another pana na hindi tatama. Benny Cutie, Kenji, nagyakapan ulit. At hindi talaga nila tatantanan ng isa't isa. Ang ganda ng pick-off doon kanina para kay Curtizzi. Ginamit niya yung eye for an eye para i-deflect yung damage ng huling bullet sa Death Sonata. Pero hindi niya naiwasan yung arrow dito ni Greed. And now, mukhang nagko-conversion man siya sa middle lane. At si Heat ang gusto naman nilang target. Alam nilang wala immortality. Pero sabi nila, Greed, ikaw ang kapalit. Wala ka ng immortality. At hindi ka din makakapag-dash out. 86 seconds, wala si Greed. Nako,
Delikado to, 45 seconds pa si Cortese, pero napakagandang defense sa side ng Omega. Kinumpul-kumpul nila yung members ng Aura, at kapag unti na yung buhay ni JP, wala na silang mapoforce nila si JP na umalis kaagad. Yes, meron siyang pull yourself together para mas mabilis yung respawn timer niya, pero sa ganitong klaseng sitwasyon, kahit 30 seconds lang nawala ka sa mapa, malaking bagay yan kaagad. At ito yung confidence na, ito yung scenario na hinihintay ng OMG, kaya nakakalabas sila sa kanilang riverside, sa kanilang territory. Pero ang ginagawa ng Aura, ganun pa rin, stick to the plan. Butasin natin, i-push natin yung lane na butas na, at yun yung trabaho dito ni Kiluwash. Talagang sama-sama lang, stick lang to the role. Pwede ba natin tignan yung items dito? Kasi nahihiwagaan na ako sa ginagawa nila eh. Mm. Like yung mga boots na sineset-up. Alam ng dalawang teams na kaya natin tapusin to with just a team fight. Pero hindi natin afford na makipag-teamfight doon sa My Lord area. Kasi sobrang layo eh. Penetrated ka agad yung bottom lane eh. Kung makikita mo yung sa minimap, kapag lalaban ka, magti-teamfight ka sa My Lord area, tapos meron mag-i-split push, sobrang laking bagay. Sobrang risky. Kasi pag natalo ka sa teamfight, yung bottom lane na yun, magpupush agad. So, it's all about lane equilibrium, sabi mo nga kanina, Terz. At kung papasin mo dito, Tads, hindi na basta-basta yung potions na kinukuha nila. Kasi usually, syempre, di ba, kapag ikaw ay mage, kukuha ka ng magic potion. Ikaw ay physical attack hero, kukuha ka ng red potion. At kung tank ka naman, kukuha ka ng potion na para sa'yo, yung tank potion. Pero lahat sila dito, tank potion na tayo kinukuha eh. Lahat talaga, tank potion. Re-respect ng dalawang teams yung damage output ng isa't isa. At kapag nahuli ka kasi ng isang beses, dito is talaga mangangaray ka. The burst damage na pwedeng ibigay ng Aura PH. Again, talking about the Death Sonata Rhapsody, Greed, masakit na rin yung kanyang mga abyssal arrows. So, it's all about protection and also using the mobility or the position of your team para magkaroon ng advantage sa next team fight. Pero tingin ko ang Omega, nag-ready na rin sila for the Lord take. Pero nakita nila na okay, yung jungle area is opener para sa tayo ng Aura. Grabe yung parasahan dito ng dalawang team. Actually, ngayon ko lang napansin, nalabanan pala ng mga sneakerhead to. Oh. Kasi palit sila ng palit ng sapatos. Depende yan eh, no? Rapid boots. May sakit-sakilang tatakyan eh. Oh, to, yung rapid boots, ano yan? Parang Jace yan eh. Kailangan ko ng additional movement speed. Oh. Tapos kapag nagkaalangan, ay, medyo nagamit ko na to, pud-pud na yung swelas. Oh. Palit ulit ng boots. Palit ulit ng boots. Ay, alam mo, nakikita mo, meron pa dyan isa yung habayanas. Oh, habayanas. Malupit yung habayanas eh. Mm. Alam mo naman natin yan, sobrang komportable. Pati talaga makakalakad ka kaagad. Oh. Tingin ko yun yung warrior. Kung masyado magalingan, maging regular ka. Pero ito, tutok tayo dito sa... Tutok tayo dito malay sa... Mo naman. Malay mo naman. Hindi mo naman alam. Oh. Pero Aura and OMG, seems to me that this is going to go the distance. Almost 40 minutes tayo ngayon. And wow, as far as I know, hindi lang mag-pass ng 40 minutes yung longest game. Alam ko 37 minutes. Oh, nandito na tayo. Ito na yun eh. Kumbaga ito na yung siguro unting segundo lang. Pag tumapa tayo ng 38 minutes, ito na yung pinakamatagal natin. So, at syempre, since nakuha natin yung ano, makukuha nila yung record na longest game sa MPL PH Season 7, makukuha din natin dalawa yung longest game casted sa MPL PH Season 7. Grabe. Grabe, it's an honor. Pero kung ganito kadikit yung laban, okay lang kahit umabot ng isang oras. Pero sana wag naman. Pero tingin ko, dikit na dikit eh. Okay lang din eh. Maghahanap lang talaga sila ng ano eh, ng opportunity. Pero Omega, nagiging aggressive. Mukhang sila makakuha ng Lord. Half HP, Terz. Half HP indeed. And look at this. 32,000 ang buhay at pinagod na naman! Kanina pa akong ngawit na ngawit na ako. Tapos unting lakad lang, balik ulit. Balik ulit sa Lord Cave. So talagang kontroladong-kontrolado ng OMG. Pati hindi rin pinipilit ng Aura PH na magkaroon ka ng ano, na magkaroon ng opportunity na ma-reset or na makuha ng OMG yung Lord. Mhm. And as you can see, Aura right now, unti-unti silang lumalaban doon sa kanilang certain means na meron sila. But for the side of Omega, sila na ngayon yung nandoon sa may certain setup na sila naman yung aggressor. Mm-hmm. Magapalitan lang eh. Kumbaga, okay, magbibigay kayo ng isang magandang opening. Sinubukan nyo na kunin yung Lord. Pero dahil din sa damage na binibigay ng Lord, delikado, kailangan mag-back off muna yung Omega. Pero ang Aura, still trying to go or trying to, again, balance
the equilibrium, balance the momentum. Kasi isang strike lang dito ng Aura or isang strike lang din dito ng Omega, talagang mag-iiba ka agad, mag-tilt ka agad yung axis dito ng laro. Indeed, indeed. And best of fives, these are battles of stamina for the teams. Hindi to yung normal BO3s nyo, and at the same time, first game pa lang natin, natitest na ang stamina ng mga team. Remember, this is the battle of attrition, battle of patience. Kailangan patient ka. If hindi ka patient at ikaw yung gigil, unang sense na may mali ka from the other team, yun yung mangyayari. And remember, these are both technical teams. Yung Aura, hindi lang nga sila yung sobrang, sabihin natin sila yung mas, unpredictable. Yun yung tamang term. Oh, kasi dami nilang surpresa na pwedeng ilabas. Ang dami. Pati, well, bukod dun sa draft, nakikita natin na gumagawa na rin ng ibang play yung Aura. Sumasabay sila sa anod, Terz. Kasi, laki natin kanina, diba, yung si Curtis yung nag-split push. Yes, nagkakaroon ng unting adjustment yung Aura, pero ginagawa na rin nila kung ano yung ginagawa ng Omega. Parang fight fire with fire. Fight fire with fire. I like it, Taj. JP? Kinukuhaan niya lang talaga ng vision dito si Lord Hades. And you know what? This is gonna drag pa. I think this is really going to drag. Probably a 50-minute game. 50. Tingin ko 50. 51. Tingin ko mga ganyan. Pakiramdam ko, di ba meron tayong tinatawag, well, may tinatawag sila Manji at si Rob na TikTok timers. Oo. Feeling ko, ito ano eh. Kumbaga, pwede ka mag-lunch. Standard na TikTok is 15 seconds. Oo. Ito na yung 60 seconds na option. Hindi, ito na yung 3 minutes. Pwede ka na mag-upload ng 3. Umabot tayo ng 51 minutes ng isang oras. Talagang magkakabigay lang. Ingat na ingat. Ganun inaalagaan ng mga teams natin yung upper bracket standings nila. Talagang isang pagkakamali lang, understand, alam ng dalawang teams na sobrang crucial ka agad yun. Especially for the core heroes. At hindi rin iniiwanan. Hindi rin pinapalitan rather ng mga core heroes yung Raptor Machete nila. So talagang ganun pa rin factor na, okay, hindi natin kailangan mang additional item. Hindi natin kailangan tanggalin yung bonus damage na binibigay sa creeps. Kasi kapag umabot tayo sa may Lord Take, yun yung mag-change ng factor. Si Kilowash wala ng boots. Sabi niya ako lang hindi sneakerhead dito. And bumabagay lang si Kilowash doon sa mga makakatapat niya. May tinamaan sila ng pana. And si Heath yun, although hindi na enough yung time para i-convert yon sa isang immortality na magagamit or ma-activate or probably isang kill pa all in all. And si Kilowash, kung ano-ano ng item pinagbibili niya dito, bumili siya ng Athena Shield. Athena's kasi siya yung mag-absorb ng damage dito kay Toshi. And well, mapansin natin yung win rate per percentage rather ng Omega is 85.6. Ganyan kalamang ang OMG sa current situation dito. Pero tingin ko rin naman sa Aura, almost the same. Magkaya mag-swing niyang kagad sa isang bigayan lang eh. Great! Bumato ng pana, Toshi! Kamuntikan si Toshi. Although hindi siya mapapatay nun, kasi automatically may purify naman. And kaya niyang tumakas. Pero kasi kahit anong resource na ma-deplete mo or mapagamit mo sa kalaban mo at this point of the game, malaking bagay na. Malaking bagay na yung mga maliliit na bagay. Mm-hmm. Parang ganun yung gusto mo sabihin. Kasi isang purify lang, pwede agad mag-play aggressive yung Aura. Okay guys, walang purify dito si Toshi. Pwede tayo mag-play aggressive. Kapag nahuli na naman siya ng isang araw, that's it. At ladies and gentlemen, kung bagong nood kayo, Aura PH versus Omega, sulit na sulit ang screen time sa playoffs. sulit na sulit ang screen time. Kumbaga, pasok na pasok lahat. Kitang-kita mo rin naman kasi lahat ng galaw ng OMG pati Aura, fluid na fluid tol. Nakikita mo na na-expend talaga ng lahat ng teams, ng dalawang teams yung plano. Lahat ng nasa libro dito sa side ng Aura. Pero Lord Aura, Hades, Greed, pwede silang mahuli si Haji. If ever Haji, lumagpas lang ng onti doon. That could have been an all-out burst. Greed, mapipilitan na din siya mag-recall back into the base. At si JP pa rin ang tanod dito. Siya pa rin ang nag-check kung meron kang certificate na nagtatrabaho ka. Oo, kasi alam mo naman, madaming checkpoint. Sir, asan po yung pass nyo? Hindi pwedeng ID-ID lang. Sir, hindi pwedeng ID-ID lang. Oo. Nako, pero yung aggression ng Omega, unti-unti nilang lumalamang since pumapasok na sila sa territory ng Aura PH. Yung Aura PH naman, sustain lang.
Naghihintay lang din sila ng isang magandang opening for a pick-off. But look at the items. Talagang nagkakaubusan na ng boots dito sa side ng Aura. Wala na rin boots si Lord Hades. Sino pa bang walang boots dito? Si Hajizi. Well, okay lang din kay Hajizi kasi meron siyang poise. At makakaalis siya agad every single time. And also para kay Toshi na all-out damage. Glorious One, Holy Crystal, Feather of Heaven. So, respect talaga. Talagang it's all about mobility. Meron din naman mobility dito si Kiluwash. Meron siyang Wind Talker. So, at least meron din siyang additional movement speed from top of that. Pero, the reason why I'm talking about movement speed is kapag nagkaroon na ng clash, it's all about ano eh, kung sino yung kaya mong habulin at kung paano mag-disengage. Actually, that is true, Tads. Ngayon, nakikita naman natin si JP, pumasok siya dun sa ano? Pumasok siya dun sa brush. Sa triangle brush dito. So, sabi ni JP, may tao ba dito? Ay, meron nga. Meron nga. Teka lang, nakita niya, may checkpoint. And wala siyang dalang pass. Wala siyang dalang pass. Napatakbo, nag-wild charge. Oo, parang nangyari dun, Thirst, no? Parang, tinakbuhan mo yung checkpoint. Oh, guys, huwag niyong gagawin yun, guys. Huwag niyong gagawin yun. Siguraduhin niyong... Wala kayong wild charge. Nasa tama kayo. At saka hindi kayo si Grock. Oo, hindi kayo si Grock. Oh, Cortese. Oh, pero ganda ng collapse ng Omega dito sa may baba. And this might be the fight. Na talaga kanina pa nilang inaantay. At kanina pa din natin ito inaantay. BenQT, Flicker out, Falling Star Moon paalis. JP and the others. Talaga nabibilitan na sila. Pero doon! Sa may baba! May tumatakbo! Lord Hades, Kilomash, may damage shot po sila dito. Pwede na tapusin to. Look at this. Tempest of Blades, kakayanin ba? Hindi kakayanin. Mawawala yung minions. Hades, Kilowash, both are down. Circling Eagle, JP, nasa gilid ng pader. And man, oh man, opening kung opening ang usapan natin, Tads. This is the biggest opening para sa side ng Omega. At mukhang hindi nahihinto ang Omega dito. Apat na members ng Omega nasa middle lane. At nahuli sila, na-bait out sila. Dalawang members ng Orapace may bottom lane. At akala ko mukhang makahabol pa dito with the Malefic Roar purchase para kay Kiluwash, pero it's way too late. Yung Guardian's Barrier Toll, talagang malaking tulong, pero mukhang tatapusin natin ng OMG. Tatapusin na ng Omega at yung patience nila. The Battle of Attrition, matatapos na ba at 47 minutes, 48 minutes? Tutong pa si Cortese. Hindi si Cortese yun. I didn't see who it was, but that doesn't matter. Ladies and gentlemen, Omega getting that 46-minute, 47-minute win. Dun pa lang sa game number 1. And this winning moment is brought to you by Oppo A94. Wow! Nakita... If you don't have all money, then I don't accept.